Tanghal! Ha! Sino no? Tanghal. Ha! Excellency, the honor guard is now ready for inspection. Tanghal. Baba. Tak. Sudah dah lah.
Kalis. Baba! Ta! Your Excellency, the ceremony is over. Inyo pa rin pong napapanood ang ating live coverage sa state visit ng Pangulo ng Singapore, President Tony Tan Keng Yam. Ang napanood po natin ang arrival honors para sa bumibisitang leader ng Singapore sa ngayon po ay tutungo sa loob maya-maya lamang sa Palasyo ng Malacanang ang bumibisitang Pangulo ng Singapore para pirmahan ang guest book. Susundan ito po ng courtesy call kasama ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Aquino na pangungunahan po ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sa ngayon po ay nakikita nyo iniinspeksyon ng Pangulong Aquino at Pangulong Tan ang pagtugtog ng grupong Pangkat Kawayan. Ayan po, tinitingnan po nila ang pagtugtog ng grupo. Matapos po nga ito ay papasok sa Palasyo ng Malacanang ang dalawang pangulo. Magsasign po ng guest book ang bumibisitang leader na susundan ng isang courtesy call. Matapos ang courtesy call ay magbibigay ng kanilang mga statement sa media ang dalawang leader ng bansa. Naman po ay inaasahan nga na tutungo si President Tan sa Samar upang inspeksyonin ang Basay District Hospital sa Western Samar, kakamustahin ni President Tan ang ongoing rehabilitation efforts sa hospital doon at kinagabihan ay babalik na rin siya sa Singapore. Isa po ang Singapore sa major partners ng Pilipinas pagdating sa larangan ng Kalakalan. Isa rin po ang Singapore sa mga founding members ng Association of Southeast Asian Nations, so ASEAN. Isa rin po dyan nga ang ating bansang Pilipinas. Ito po ay na-establish noong 1967. Napanatili po ng dalawang bansa ang kanilang matibay na ugnayan sa pamamagitan ng pakikisa sa iba't ibang issues sa international and regional fora. Patungkol naman sa bilateral ties, ito ay napalawak simula ng maitatag relationship hanggang sa flourishing arts and cultural scene. Dahil dito, noong taong 1998, nabuo ang Philippine-Singapore Action Plan o PSAP. Ang PSAP ay isang broad-based comprehensive umbrella framework na tumatalakay sa mga usapin ng trade and investment, information technology, capital market development, education, culture, defense, and people-to-people exchanges. Atin pong nakikita ang paglagda sa guest book ni Singaporean President Tan. Kasama rin niya po ang kanyang may bahay na si Mrs. Mary Tan. Ito po ay sinasaksihan ng Pangulong Aquino.
at ng kanyang kapatid na si Pinky Aquino Abellada. Siya po ang lady in attendance para sa may bahay ni Pangulong Tan na si Mrs. Mary Tan. Kahapon pa po dumating sa ating bansa ang bumibisitang leader ng Singapore bandang alas 5:05 nang lumapag ang kanyang sinasakyang Singapore Airlines flight sa NAIA Terminal 1. Kanina rin po ay bumisita si President Tan sa Luneta, sa Rizal Park at nag-alay ng bulaklak sa monumento ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Siya po ay sinalubong doon ni Vice President Jejo Marbinay at ni Mayor Estrada ng Maynila matapos po ng kanyang pag-aalay ng wreath doon sa monumento ng ating pambansang bayani ay pinagkalooban siya ni Mayor Estrada ng Key to the City. Mamayang gabi naman matapos ang activities ng ni President Tan dito sa palasyo ay siya naman ay makikipagpulong sa Singaporean community dito sa Pilipinas. At gaya nga po ng aking nabanggit, malakas ang ugnayang diplomatiko ng at ng ating bansa. Napanatili ng Singapore ang trade links nito sa Pilipinas kung saan ang ating bansa ay kasalukuyang panglabing dalawa sa pinakamalaking trading partner ng Singapore with the bilateral trade na umaabot sa $22.3 billion noong taong 2010. Ang Singapore naman ay pang-apat sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas matapos ang Japan, China at ang Estados Unidos. So natapos na po ang pagpirma ni President Tan sa guest book at tutungo na po ang dalawang leader sa music room ng Palasyo ng Malacañang para naman po sa courtesy call. Kasama po dito sa courtesy call na ito ang ilan sa delegation ni President Tan at maging ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Nakikita po natin si Finance Secretary Purisima at si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. At inaasahan nga po na tatalakayin ng dalawang leader ng bansa ang ilan sa mga issue na kinakaharap ng Pilipinas at ng Singapore, kabilang na nga po dito yung defense and education exchange, pati na po ang aspeto sa kalakalan. At habang nagaganap po ang courtesy call na ito, kanina po ay nakapanayam po natin si Trade and Industry Secretary Gregory Domingo patungkol po sa ugnayan ng Pilipinas at ng bansang Singapore pagdating po sa aspeto ng kalakalan. Maya-maya po ay matatunghayan po natin yung naging panayam natin kay Secretary Domingo at inaasahan nga po na sa pagdating dito ng Pangulo ng Singapore ay mapapatibay pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng kanilang bansa pagdating sa kalakalan. Panoorin po natin ito. Secretary Domingo, kamusta po ang kalakalan ng Pilipinas at Singapore? Maganda naman po ang kalakalan dito. Pareho po sa ating tinatawag natin export-import sa Singapore. At saka po yung ating mga investments na nakakuha galing Singapore. Ano po ang aasahan natin sa pagdating dito ng presidente ng Singapore na tatalakayin pagdating po sa aspeto ng kalakalan? Kwan po, papag-usapan po natin kung paano papalakihin po yun. Dahil maganda naman po silang partner natin. Sila po ang panglima natin pinakamalaking trading partner sa buong mundo. At saka po napakarami rin ng mga investments na pinaparating po nila dito sa Pilipinas. At malalaking kumpanya po dito na nakikita natin kagaya po ng mga Keppel. Sir, isa po sa founding members ng ASEAN ang Pilipinas at maging ang Singapore. And nalalapit na po yung ASEAN integration. How will you improve
the economy of the Philippines and of Singapore, who is having a state visit today? Well, yung kuan po, yung dumarating po na tinatawag natin ASEAN Economic Community ng by the end of next year, no, December 2015, karamihan po naman doon eh nandito na, dumating na po, kagaya po ng pagbaba ng mga taripa. Nangyari na po yan noong January 1, 2010 or more than 4 years ago. 99% ng goods po galing sa ASEAN, mga kapitbahay natin, eh nasa 0% na po. Kaya, kuan, nakinabang na po tayo dyan. Kaya nakita nyo naman ng ating ekonomiya, eh, palago ng palago. Kasama po yung kontribusyon ng ASEAN dyan sa paglaki ng ating ekonomiya po. Okay, maraming salamat po, Secretary Domingo, yeah, ng Department of Trade and Industry. Yan nga po sinasabi ni Trade Secretary Gregory Domingo na inaasahang gaganda pa ang relasyon ng Pilipinas at ng bansang Singapore sa pagbisita dito ng kanilang Pangulo, President Tan. Isa nga po sa ang major trading partner ng Pilipinas, pang-apat sa buong mundo. Nangunguna lamang po dyan ang bansang Japan, China, and US pagdating sa pakikipagkalakalan sa ating bansa. Samantala, nangunguna naman po ang Singapore sa mga bansa sa South Association of Southeast Asian Nations sa ating trade partner pagdating po sa kalakalan. At noon pong tumama ang bagyong Yolanda noong November 8, 2013 ay nagpaabot po ng tulong pinansyal ang Singapore. $200,000 ang kanila pong ibinigay bilang seed money para sa fundraising ng Singapore Red Cross. At bukod dito ay nagpadala din ng humanitarian aid supplies ang gobyerno ng Singapore para mapabilis ang recovery efforts ng mga lugar sa Eastern Visayas na nasalanta po ng bagyong Yolanda. Ang bansang Singapore ay maituturing po na isa sa mga major commercial hubs sa buong mundo at sinasabing ika-apat sa may pinakamalaking financial center. Ituturing din ang kanilang mga ports na ikalima sa may pinaka-busy na ports sa buong mundo. Samantala, ano pa ba ang ibang mga tatalakayin sa pagbisitang ito ng Pangulo ng Singapore? Alamin po natin sa ating naging panayam kay Secretary Sunny Coloma ng PCOO. Secretary Coloma, unang-una po, kamusta po ang relasyong diplomatiko ng ating bansa at ng Singapore? Matatag at matibay po ating pag-ugnayan sa ating kapitbansang Singapore na isa sa ating mga original na kasamang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Matibay ang ating relasyon sa bansang Singapore. Isa po ang Singapore sa mga major trade partners ng ating bansa. Paano po masastrengthen nitong state visit na ito ang relasyong ito na, sa napang-ekonomiya? Isa sa mga tampok sa schedule ni President Tan sa kanyang pagdalaw sa atin ay yung pagpupulong ng Philippine-Singapore Business Council na kung saan tatalakayin ng mga mga lakal ang mga konkretong hakbang para higit pang mapayabong at mapalakas ang ating ugnayang pangkabuhayan sa bansang Singapore. Aside from yung trade po, ano-ano pa po ang aasahan nating matatalakay sa pagbisita dito ni President Tan, Secretary? Maaari din pong mag-usap ang dalawang leader hinggil sa malaking ambag ng mga Pilipino sa ekonomiya ng Singapore. Lampas sa 170,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Singapore sa kasalukuyan at ang malaking bahagda nito ay nasa mga high-tech industries at mga highly skilled professionals katulad ng mga senior managers at mga accountants. Kaya't napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Singapore. Kung maaalala natin, noong pagkatapos ng EDSA People Power Revolution, halos puro kasambahay, no, ang mga nagpupunta roon. Pero ngayon ay maliit na bahagi na lamang yun at napakalaking bahagi ng contribution natin sa kanilang kabuhayan yung ng mga highly skilled professionals. Secretary Coloma, alam po natin na isa sa mga pinakamalaking kinakaharap ng ating bansa ngayon ay yung claim natin sa West Philippine Sea. Ano po ba ang stand ng Singapore tungkol dito? Ang Singapore ay isa sa mga bansang kasapi ng ASEAN at nung kahuli-hulihang pagpupulong ng mga bansang kasapi dito doon sa ASEAN-Japan Summit na idinaos sa Tokyo noong nakaraang Disyembre,
ay malinaw ang paninindigan ng lahat ng miyembro ng ASEAN, kabilang na ang Singapore, hinggil sa pagtalima sa international law, no, sa pagresolba ng mga usapin, lalong-lalo na yung UN Convention on the Law of the Sea at yung mga batayang prinsipyo ng freedom of navigation, freedom of aviation, at yung mapayapang pagresolba ng mga usapin. Okay, and lastly sir, alam po natin na nalalapit na yung integration ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Mapag-uusapan din po ba ito sa pagbisita ngayon ng presidente ng Singapore? Lahat ng mga aspeto ng economic integration ay hindi maiiwasang matalakay, no? Sapagkat dyan na nga patungo ang lahat ng bansa sa ASEAN. Ang ating bansa ay lampas na sa 85% compliance, no? Sa lahat ng mga kasunduang dapat na maisagawa, at pagpapatuloy natin ang pagsunod sa mga layunin ng ASEAN integration, particular itong ating pag-ugnayan sa bansang Singapore. Maraming salamat po sa inyo, PCOO Secretary Sunny Coloma. Yan po ang ating naging panayam kay Secretary Coloma ng PCOO, at sa ngayon po kasalukuyan pa rin pong nagka-courtesy call si President Tan ng Singapore kay Pangulong Aquino, kasama po ang ilan sa mga miyembro ng kanyang delegasyon at maging ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Aquino. At maya-maya nga inaasahan natin na magbibigay ng kani-kanilang mga statement sa media ang dalawang leader ng bansa. Kaya yan po ang ating aantabayanan sa aming pagbabalik. But for now, back to studio.